Let's stay awesome! Hi guys! Welcome back to my channel! So, it's been a while since I've posted. Pasensya na po, it's been busy. And topic natin for today is how to avoid thinking about quitting your job. This is for those who are working abroad, like me. So, hopefully meron kayong matutunan sa mga sasabihin ko. So, when you're working abroad, syempre hindi natin may iwasan yung times na napapagod tayo, nalulungkot tayo, kasi malayo tayo sa pamilya natin, sa mga mahal natin sa buhay. So, may times talaga na gusto mo nang mag-give up. Na parang, ayoko na, gusto na umuwi sa Pilipinas, ayoko na, bakit ko ba ito ginagawa? Parang gano'n. So, there are ways to avoid feeling like this. There are ways to avoid these negative thoughts. Para sa akin, number one, do what makes you happy. Pag rest day mo, gawin mo yung mga gusto mo. Magpa-manicure ka, magpa-pedicure ka, mamasyal ka, gusto mo mag-video kay, kumanta ka. Alam mo yun, gawin mo lahat ng mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Pero, make sure na wala kang sinasagasaang tao, wala kang sinasagasaang plano. Wala kang nagagawang hassle para sa kahit anong bagay or para sa kahit kanino. Hindi yung basta masaya ka lang. Syempre, dapat conscious ka pa rin with the things around you or with the people around you. Hindi ka nakakaabala. So, yun. Number two, know your priorities. Kagaya nga nung nabanggit ko kanina, wala kang sinagasaang tao, wala kang sinagasaang plano. So, by plano, it means na you have your priorities. You still keep your priorities straight. So, by knowing your priorities, matututo ka ng control. So, you will learn how to be in control of everything. What do I mean by that? Makokontrol mo yung emotions mo. Makokontrol mo yung finances mo. Yung ganun, pag alam mo yung priorities mo. If you know your priorities, alam mo kung kailan ka magsa-stop, alam mo kung kailan ka mag-go. Diba? So, for example, bad trip ka dun sa kasamaan mo sa trabaho or bad trip ka sa boss mo. If you know your priorities, hindi ka papatol. Hindi ka magpapa-apekto. Sa kahit anong kabattery pa na yan, lilipas din yan. Kumbaga, kung alam mo yung priorities mo, yun yung mas magiging matimbang sa'yo eh. So, hindi mo papansinin yung mga bagay na gano'n. Also, sa finances, kagaya nung nabanggit ko, makokontrol mo siya. Kasi if you know your priorities, hindi ka basta gagastos ng hindi mo naman kailangan or hindi mo sisirain yung budget mo. So, napakahalaga nun. Number three, ito talagang big factor to lalong-lalong na sa ating mga Pilipino. Number three is try to influence others positively. So, anong ibig ko sabihin doon? Diba nga yung topic natin is gusto mong i-avoid yung mga negative thoughts na will lead you into thinking na mag-quit na lang ako. So, if you try to influence others positively, it means na mas matimbang sa'yo yung mga priorities mo in life. For example, okay ng scenario. Ayun nga, bad trip ka dun sa kasamaan mo sa trabaho. Or kulang yung sweldo mo. Parang hindi ka napasweldo on time. Yung mga ganun, marami kang problema. Marami kang problema sa pamilya mo, stress ka sa trabaho mo, nag-self-pity ka. Yung ganun, instead of ibubuhos mo siya sa tao sa paligid mo. Isa sa mga effective ways para mailabas mo yung mga grief and sadness and everything anger, isulat mo siya sa papel. Kumbaga, may papel ka. Diba? Yan, papel. Isulat mo siya. Hatiin mo yun sa gitna. Dalawang columns. Dito sa unang column, ilagay mo, isulat mo lahat. Yan, mga griefs. Lahat ng galit mo, isulat mo dyan. Para mailabas mo lang. Alam mo yun? Para hindi ka lang maka-apekto ng ibang tao. Isulat mo siya. And then, dito sa kabilang column, dito, bawa na, ilabas mo na lahat dito. Nakahinga ka na, nahimasmasan ka na. Dito sa kabila, isulat mo naman yung mga goals mo in life. Yung mga gusto mong mangyari after ng pinagtrabahuan mo sa abroad. After ng mga pinag-ipunan mo, ano yung mga gusto mong mangyari? Gusto mo bang makabili ng bahay, makabili ng sasakyan, makapagtapos yung kapatid mo? Yung mga ganun,
isulat mo siya dun sa kabilang column. Pagkatapos, syempre naimasmasan ka na, hindi ka nagalit, hindi ka na nababalik. Tignan mo, basahin mo siya ulit. Tapos timbangin mo ano yung mas importante sa'yo. Ano yung mas mahalaga para sa'yo. Yung mga negative thoughts mo ba, yung mga galit mo, or yung sa kabila, yung goals mo, yung purpose mo. Tapos, dun ka mag-decide. Dun ka mag-decide kung tama ba yung ginawa ko na inisip ko na mag-quit ako. Na inisip ko na ganito. Na sinabi ko dun sa katrabaho ko na ayoko na. Ngayon, uwi na ako ng Pilipinas. Kaya ako sinabing isulat. Kaya ako sinuggest na isulat mo. Kasi, alam mo yung power ng pag-impluensya sa kapwa natin. Ano yan eh? Masyadong malakas. Lalo na kung close sa'yo or kaibigan mo na talaga. Syempre, hindi maiiwasan na sa kanya ka maghihinga ng sama ng loob. Pero hindi mo nalalaman, hindi mo nare-realize yung kaibigan mo na yon. Unti-unti siya naapektuhan. Unconscious siya. Naapektuhan na rin yung purpose niya. Tsaka yung mga plano niya. Sabi mo, ayoko na, mag-resign ako kasi napakawalang yan ng boss natin. Parang ganun. Siyempre, unti-unti, yung kaibigan mo, siyempre, magkaibigan kayo, ikampi kayo, nai-impluensyahan mo na rin yung decisions niya. Kumbaga, naapektuhan yung purpose niya kung bakit siya nag-abroad, bakit siya nandito, bakit siya nagtatrabaho. So, hindi siya maganda, di ba? Sa kanya, sa loob-loob niya, naiisip niya na rin na ay, oo nga, no, mag-resign na rin kaya ako, sabay na tayo. Yun nga, since yung impluensya sa kapwa mo is napaka-powerful yan, lalo na sa mga kaibigan mo, might as well maka-impluensya ka positively kesa naman yung i-drag down mo sila dun sa mga problema mo, sa mga drama mo sa buhay. Diba? In short, huwag tayo mandami. Mas maganda kung sabay-sabay kayong uunlan. Diba? Number 4. Siyempre, may number 4 pa tayo. Avoid toxic relationships. Yun, kakabit yun ng number 3. Siyempre, as the years go by, you're able to build relationships with other people. Especially yung mga kababayan mo. Kung meron kang kaibigan mga Pinoy sa abroad, okay yun. Kasi malilesen yung feeling mo na nag-iisa ka, na malungkot ka. At least meron kang kababayan na kasama mo sa ibang bansa. So yun nga lang, you should avoid toxic relationships. Kasi, kagaya sa number 3 na scenario, kapag yung tao, wala kang narinig sa kanya kundi puro reklamo, stress siya sa buhay niya, or, alam mo yung negative na tao, toxic. Ma-absorb mo kasi yun eh, ma-absorb mo yung negativity, ma-absorb mo yung pagka-toxic niya. So, in effect, ikaw na rin, magiging toxic ka na rin. Might as well, i-avoid mo na siya agad, iwasan mo. Kasi, babalik at babalik tayo dun sa number 2, which is know your priorities. Take control. Kasi kung ano mo yung priorities mo, makokontrol mo nga lahat ng bagay. Makokontrol mo yung buhay mo. So, hanggat maaga pa lang, maaamoy mo naman yan kung toxic siyang tao or hindi. Iwasan mo na. Sa umpisa pa lang, iwasan mo na. Kumbaga, para hindi ka na rin mag-invest masyado dun sa tao, dun sa relationship. Number 5. The last but not the least, always be thankful for the blessings that you receive. Siyempre, kung ikaw, thankful ka sa lahat ng bagay, kahit maliit na bagay lang yan na meron ka, kung thankful ka, grateful ka, there's no room for you to think about negative thoughts. Kumbaga, walang inggit, walang kahit anong negative thoughts na papasok sa'yo. Kung sa puso mo, thankful ka for every little thing na meron ka na nare-receive mo every day, na kahit pa paano nakakapag-provide ka sa family mo, sa loved ones mo. Malaking bagay yun eh. Napakalaking achievement. So, ayun. Always remember na magpasalamat tayo sa itaas for the things that we have. Maliit man yan o malaki. Ayun. Always be grateful. Kasi hindi rin lahat ng tao nabibigyan ng opportunity na meron tayo na makapagtrabaho abroad. Yung iba, hirap na hirap silang makapag-apply, makahanap ng trabaho sa abroad.
Kaya yung chance na meron tayo, dapat ano, we make the most out of it. Kasi yung ibang tao, wala nun eh. Yung mga bills, mga bayarin mo, mga obligasyon mo sa Pilipinas, don't treat them as a burden. Kasi nakikinabang naman dyan pamilya mo rin eh. Nakikinabang ka rin naman dyan sa mga binabayaran mo na yan. So, hindi siya burden. These are your tools for your success. Mabuti nga meron tayong pambayad, di ba? Kahit yung sweldo mo, dumaan lang sa'yo, pero lahat naman bayad. Para sa akin, life is a choice. Your work abroad is also your choice. Kahit na sabihin natin, ako kagaya ko, hindi ko naman talaga pinlano na magtrabaho dito sa abroad. Pero, the fact na I chose to stay here and find a job here is also a choice that I made. So, everything is a choice sa buhay natin. So, kung halimbawa naman sa tingin mo, yung trabaho mo, hindi na siya, hindi na fulfilling para sa'yo, you set aside a time to think things over. Balikan mo yung mga bagay na yung mga purpose mo, yung reason mo, dun sa choices mo. Para maliwanagan ka kung ano yung next step na gagawin mo. Kagaya ko, hindi ko nga pinlano, diba, na magtrabaho dito. Pero, nakakuha ako ng work. And, yung trabaho ko, kung napanood yung vlog ko before, hindi man ito yung trabaho na pinangarap ko para sa sarili ko. This secures my future. Sa bawat araw na nagtatrabaho ako, iniisip ko na sa bawat pagpunas ko ng table, pag-serve ko sa guests, iniisip ko, this pays my bills and this secures my future. So, bakit ko siya aayawan? Kumbaga, bakit ko siya ititreat as something na parang suffering? Kung itong trabaho to magdadala sa akin dun sa goals ko, just try to look on the brighter side of things always. Para hindi ka naaawa sa sarili mo or hindi mo maisip na mag-quit. Lahat naman tayo, may kanya-kanya tayong struggle sa buhay. It's just a matter of how you see things and how you react to certain situations. Yun. So that's how we avoid thinking about quitting. Gusto ko lang itong i-share sa lahat ng mga taong tatrabaho abroad, kagaya ko. Paano ninyo maisip na sumuko agad? Kasi andito na tayo eh. Sayang naman. Mas okay kung hindi tayo uuwing luhaan sa Pilipinas. Mas okay kung habang nandito pa tayo sa abroad at malakas pa tayo, nakakapagtrabaho pa, let's try to secure yung future natin. Para sa sarili natin at para rin sa mga pamilya natin, loved ones natin na sa Pilipinas. Ayun, yun lang. Na-share ko lang to sa inyo at sana marami kayong natutunan sa mga pinagsasabi ko. I hope nakatulong ako dun sa mga tao na iniisip yun na mag-resign or iniisip yun na ayaw yun na muna kayo agad sumuko. So that's it. Yun yung 5 ways to avoid thinking of quitting your job. Thank you so much for watching and maraming salamat po for supporting my channel. For those who haven't subscribed yet, please mag-subscribe na po kayo and I hope to see you all on the next one. Bye! Hey. No, no, no.